It is my firm conviction that the success of a marriage falls primarily on the shoulders of the husband. Biblically speaking, that isn't really the case. The man is called to preserve, to take care of, and to make sure that the marriage works. Una sa lahat, magpapasalamat ako kay Lord Jesus kasi binigyan niya ako ng man of God. Ikaw ang saktong binigay at hiniling ko sa Kanya. Kasi ikaw ang magiging partner ko sa lahat ng bagay. Ikaw ang magiging priest, provider, and protector sa ating pamilya. May mag-comfort na sa akin. Naging mahirap ang simula natin. May pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Patawad, honey. Ilang buwan din akong puyat habang umiiyak gabi-gabi sa pansamantalang paghihiwalay natin. Dahil ito ang utos sa atin ng Panginoon. Habang hindi pa tayo nakakasal, hindi lang halata sa itsura ko kasi hindi naman ako pumayat. Kahit napakadami nating na-encounter na trials and circumstances, hindi tayo nagkahiwalay dahil nasa center ng relationship natin si God. This is it. Akala ko kasi ikakasal lang ako sa'yo. Akala ko tayong dalawa lang. Nagkamali pala ako. Nagkamali na naman ako. Inatsapwera ko pala si God. Sa pagsubok ang dumaan sa ating sa lahat ng tao na pinagsasama natin, simula lang sinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Mas lalo kitang minahalhan. Akala ko si God lang yung mamahalin ko. Baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me to. At gusto kong malaman ng ibang tao. Joanne, Encina, Munoz, Liamo, mahal na mahal kita. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. About how people fall in love in a
Mo. Hindi ko laging sinasabi sa'yo to. Pero ito sasabihin ko na sa'yo. Kasi nahihiya ako sa public eh. Hindi ako showy. Mahal na mahal na mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita, Francis Liamo.